Ang dami kayong magaganda. Komento naman ni Kat. Kaya nga hindi kami makapili ni Ate Carla sa dami ng magagandang damit at sapatos. Kaya pinili na lang namin iyong alam namin magagamit namin. Alam niyo naman na wala akong hilig sa mamahaling gamit, di ba? Pagpapaliwanag niya kahit ang totoo ay gustong gusto niyang pumili. Hayaan niyo na lang ang ate niyo kung hindi siya pumili. Malay natin, baka sa susunod, piliin niya lahat. Pabirong namang sabi ng binata na siyang ikinatawa ng mga kasama niya. Masakit na tingin naman na ipinukol sa kanya ni Kyla kaya bigla siyang tumahimik. Nang bumukas ang elevator, naunang sumakay ang dalaga sa kotse. Kasama nito ang bunsong kapatid at kasunod nito ang dalawa. Ngunit nahuling dumating si Clarence dahil may kausap pa ito sa cellphone. "Thank you, Selena. Tell to your mom that I can't go there and I'll call you later, okay?" Ano itong ibinaba ang telepono at pumasok na sa loob ng kotse. Napansin niyang nakasimangot si Kyla nang tumingin ito sa kanya. Minitian niya ang dalaga ngunit walang tugon ito kaya napabuntong hininga na lamang siya. Nang sila'y makauwi na, animoy para silang artista na bagong dating dahil sa kanilang mga dala. Hindi na lang nila pinansin ang taong nagtatanong sa kanila kung sino ang kanilang kasama. Pumasok sila sa loob ng bahay at nagpaalam naman ang tatlo para bigyan ng privacy ang dalawa. Napansin naman ni Kyla ang bitbit ng binata na balot na balot iyon. "Ano yung dalamot? Hindi mo na iniwan sa kotse mo?" Tanong niya rito, sabay upo sa upuang kawayan. "This is for you. Mamaya mo nalang buksan. Baka ibalik mo sa akin pag nakita mo." Sagot nito na ipinatong sa mesa ang dala. "Okay." Tipid niyang sambit sa binata. Hindi niya maunawaan kung bakit biglang nagbago ang mood niya. Kanina pa siya naiinis sa lalaki at hindi niya may paliwanag kung bakit. "Sige, aalis na ako. Thank you sa oras." Pagpapaalam nito nang mapansin ang pananahimik ng dalaga. Kanina pa kasi ito nagkakaganito sa sasakyan. Ngunit hindi sumagot si Kyla. Kaya wala siyang nagawa kundi umalis para bumalik sa supermarket. Pinalikan niya ang bestida at ilang sapatos na tiningnan ng dalaga kanina. Binayaran niya iyon at magbabayad na lang siya ng tao upang ibigay iyon kay Kyla. Buti na lang at natandaan niya ang address ng babae. "Ate, may naghahanap sa'yo. Deliver daw para sa magandang dilag." Tawag sa kanya ni Carla kaya napatayo siya mula sa paglalaba. Pinunasan niya ang masabong kamay saka lumabas. "Baka nagkamali lang sila ng pinuntahang bahay." Ani niya sa kapatid. "Hindi ate, pangalan mo nandito eh." Pagkaklaro ng kapatid sa kanya. "Pangalan ko po ba talaga ang nakasulat dyan?" Hindi makapaniwalang tanong niya sa delivery boy. "Kayo po ba si Kyla Ramirez?" Paniniguro nitong tanong. "Ako nga po, kaya nga lumabas ako, di ba?" "Naniniguro lang ho, ma'am. Marami po kasing nagpapanggap ngayon." Wika nito na nagpataas ng isang kilay niya. "Mukha po bang nagpapanggap ang mukhang ito?" Turo niya sa mukha. Napailing naman ang lalaki sabay abot dito sa kanya ng mabangong papel. "Anong gagawin ko dito?" "Permahan niyo ho." "Permahan? Eh wala naman hong signature na nakasulat dito. Kaya paano ko piperma?" "Stationery itong ibinibigay niyo sa akin. Piperma po ba ako o gagawa ng love letter?" "Pasensya na ho kayo ma'am. Yan na po kasi ang nadala ko. Isulat niyo na lang ang buong pangalan niyo at signature." Pagpapaliwanag nito kaya walang nagawa si Kyla kundi pumirma at ibinigay sa kanyang nakabalot na regalo saka bumalik na sa loob kasama si Carla. Binuksan nila ang pinadalang regalo kasabay ng binigay ni Clarence sa kanya kanina. Samantalang napakamot naman ang ulo ang lalaking driver, sabay kuha nito ng cellphone sa bulsa at nagdial. "Hello po sir." "Yes Melvin, naibigay mo na ba ang pinadeliver ko sa'yo?" "Oho Sir Clarence." "Nasungit po pala ng nililigawan nyo. Kayo naman kasi, stationery ang pinadala niyong papel sa akin." Reklamo nitong nagkamot ng ulo. Natawa sa kabilang linya si Clarence. "Nagmamadali kasi ako kaya iyan ang naibili ko." "Sige na, balik ka na sa trabaho mo." "Okay po sir." Sagot nito
Kasabay noon, umalis na siya doon. Hindi naman nagustuhan ni Kyla ang regalong i-deliver sa kanya. Unknown name iyon, pero alam niya kung sino ang nagpadala. At dahil pala isipan kay Carla kung anong laman ng kahong balot na balot ng packaging tape, binuksan niya iyon at walang ano-ano ay. Ate, ang ganda ng cellphone na bigay ni Kuya Clarence sa iyo. Bigla-bigla na lang nasambit ni Carla habang hawak ang cellphone. Tiningnan niya iyon at nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwalang ibinigay lang ng lalaki sa kanya ang mamahaling iPhone 6S. Ibabalik natin yung cellphone na yan, Carla. Tiin niya ang sabi dito. Bakit mo ibabalik? Bigay ito ni Kuya Clarence sa iyo. Mahal iyan at hindi ko alam kung saan niya kinuha ang pinambili niya dyan. Ang killjoy mo, ate. Hindi ba halata na may sinabi sa buhay si Kuya Clarence? Tingnan mo nga iyong pinamili namin kanina. Lahat iyon, nabayaran niya. Worth 4,000 yata iyon. Wika nitong nagbilang pa sa kamay. Kahit pa Carla, baka sabihin niya na pinagsasamantalahan natin siya. Nagkamot ng ulo si Carla. Hindi na lang niya pinatulan ang nakatatandang kapatid. Lihim niyang inon ang cellphone at wala pang ilang minuto nang tumunog iyon at nag-appear ang pangalan ng binata. Ate, si Kuya Clarence tumatawag. Sambit nito sa kanya kaya bigla siyang kinabahan. Ha? Paanong tumatawag? Siyempre, siya nagbigay nito kaya alam niya kung anong number nito. May number agad? Nagtataka niyang tanong dito. Natatawa naman si Carla's expression ng mukha nito. Sagutin mo na ate, heto o. Abot dito sa kanya at hindi niya alam kung kukunin ba iyon o hindi. Ate, hindi ko alam ang sasabihin eh. Kibit-balikat niyang sabi sa kapatid at kalaunay kinuha rin ang tumutunog na cellphone. Lumabas naman si Carla kaya lalo siyang kinabahan at ang lakas ng tibok ng puso niya. Ay, kumain ka na? Tanong ni Clarence sa kabilang linya. At ang lamyos ng boss nito na tila nangaakit kaya napapikit tuloy siya. Co-open mo lang yata ng cellphone. Humugot muna siya ng malalim na hininga saka nagsalita. Ibabalik ko tong cellphone sa'yo. Walang prenong sambit niya sa kausap. Ba't mo ibabalik? Mahal ito at hindi ko ito kayang bayaran. Bayaran? Hindi naman kita sinisingil at bigay ko yan sa'yo. That's my gift. Pero Clarence, labis na iyong ibinigay mo sa mga kapatid ko. At ikaw ba nagpadala ng regalo na naglalaman ng mga sapatos at ng mga bestida? Tuloy-tuloy niyang tanong dito. Napangiti naman sa kabilang linya ang binata. Ako nga, pinadala ko na lang kasi baka tanggihan mo na naman ako. Anyway, isuot mo yan pag sibilyan natin. Ano ba talagang intention mo, Clarence, at ginagawa mo ito? Kasi hindi ka nakakatuwa. Pagalit niyang sambit sa lalaki. Narinig niyang bumuntong hininga sa kabilang linyang binata at hindi pa nito sinasagot ang tanong niya. Clarence de Guzman, tinatanong kita. Ano talagang intention mo? I like you. Sagot nito na lalong nagpalakas ng tibok ng puso niya. Natahimik siya sa sinambit ng lalaki sa kabilang linya. I'm sorry. I know it's too easy but this is how I feel about you. Pagtutuloy nito kaya hindi niya alam kung saan siya huhugot ng lakas para magsalita. Are you still there? Kyla, hindi ka na nagsalita. Ha? Nandito pa ako. Sige, bye. Aniyang pinatayan ang cellphone ng lalaki saka naupo sa upuang kawayan. Totoo ba ang narinig niya? Gusto siya ni Clarence? Pero bakit? Mga tanong na gusto niyang klaruhin sa lalaki. Nang tumunog na naman ang cellphone, hindi iyon sinagot ni Kyla. Nilapag niya sa mesa ang cellphone, saka tinitigan lang. Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig. Pinaglalaruan ba siya ni Clarence? Kung pinaglalaruan siya ng lalaki, hindi siya nito pag-aaksayahan ng panahon na bigyan ng kung ano-ano. Sumandal siya sa upuan. Bumuntong hininga siya
saka pumikit para mawalang agam-agam. Ngunit mukha ni Clarence ang nakita niya. Minulat niya ang mga mata at ang lalaki pa rin ang nasa isip niya. Hindi tuloy niya alam kung makakapaglaba pa ba siya sa narinig dahil hanggang ngayon malakas pa rin ang tibok ng puso niya. Samantala, hindi may paliwanag ni Clarence ang kanyang nararamdaman ng oras na iyon dahil sa ipinagtapat kay Kyla. Huminga siya ng malalim. Hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot ng dalaga ang tawag niya. Laging out of reach. Baka nabigla ang babae sa nalaman o baka nagalit ito dahil naging mabilis ang pangyayari. Nagtipa siya ng mensahe para kay Kyla. Pero binura din iyon. Huli siyang nagtipa pero kalaunay binubura din hanggang sa sumakit na mga daliri niya. Mukha ka ng baliw, Clarence. Magta-type tapos buburahin din. Ay, bulong niya sa kanyang sarili. Sa Lunes na lang siya magpapaliwanag sa babae dahil may importante siyang lalakarin bukas. Sumapit ang Lunes. Hindi pa rin sinasagot ni Kyla ang tawag niya. Susunduin niya sana ito ngunit wala itong tugon ni isa sa mga pinadala niyang mensahe. Inabangan niya ang dalaga sa paborito nitong tambayan. Nang matanaw niyang babae, agad niya itong nilapitan ngunit iniwasan siya nito. Pinagtitingin na naman sila ng mga kapwa-estudyante nila at meron din mga bumabati sa kanya. Pero wala siyang pakialam dahil kay Kyla nakasentro ang mga mata niya. Gusto niya itong makausap. Kyla, can we talk? Pakiusap niya habang sila ay naglalakad. Ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Please, talk to me. You don't answer my calls, even my texts. Hindi pa rin umimik ang dalaga. Huminto ito sa gilid ng daan saka may kinuha sa bag. Kinuha nito ang nakakahong cellphone at inabot iyon kay Clarence. Ngunit hindi iyon kinuha ng binata kaya napilitan tuloy magsalita si Kyla. Ibabalik ko ito sa'yo. Hindi ko ito kailangan. Matigas niyang sabi. Tinignan iyon ni Clarence pero hindi pa rin niya kinuha ang nakakahong cellphone. Hindi ko yan binabawi sa'yo. Bigay ko iyan. I said, I don't need this. Hindi ko alam kung bakit mo to ginagawa, Clarence. Sambit nito sa matigas na boses. Napabuntong hiningang binata. Magsasalita na sana ito nang mag-ring ang bell. Senyales na umpisa na ng klase. Kaya ibinalik niya ang nakakahong cellphone sa bag at nagmamadaling naglakad paalis doon. Sumunod sa kanya si Clarence. Mag-uusap tayo mamaya, Kyla. Hihintayin kita. Hindi ako uuwi hanggat hindi tayo nakakapag-usap. Wika niyang sabi mula sa likuran ng dalaga. Hindi naman nagsalita si Kyla. Tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Pagpasok nila sa main building, nadatna nila ang grupo ni Nikki. Sabay ng pagpaparinig nito sa kanya. Shy type ko no, pero deep inside, malandi. Sabi nito sa kanya, nakatingin. Nagkatawanan naman ang mga ibang estudyante. Ang iba'y walang pakialam. Hindi na lang niya ito pinansin, ngunit tuloy-tuloy ito sa pagsalita. Alam niyo ba na ang kilalang isa sa mga honor student ng school ay malandi? Kunwari pang ayaw, pero gusto rin naman. Kakikilala lang sa isang lalaking crush ng campus, nakapag-date na agad. Ang feeling no? Kala niya kagandahan siya, ni hindi nga lang mag-ayos. Look at her, bagay na bagay sa kanyang dishwasher. Anito, sabay tawan ng malakas kaya nakitawan na rin ang grupo niyang Puff Puff Girls. Nagpanting ang dalawang tenga ni Kyla sa narinig. Susugurin niya na sana ito ngunit pinigilan siya ni Clarence. Napansin naman ni Nikki na gustong sumugod ng dalaga sa kanya, kaya siya na ang lumapit sa dalawa. Ngumisi ito ng nakakaloko. Pinagmasdan siya nito ng pagtaas at pababa. Naiinsulto ka ba sa sinabi ko sa iyo, Kyla? You know me. Sa ilang taong tayong magkasama sa eskwelahang ito, wala pang nakakatalo sa akin. Even the man I want. Bulong nito na ikinapilig ng ulo ni Kyla. Hindi isang katulad mo lang ang magugustuhan ng isang Clarence de Guzman. Dugtong nitong sambit sabay tingin kay Clarence.
Napasinghap si Kayla saka ito bumaling sa babaeng kaharap. Tapos ka na ba sa pang-insulto mo, Nikki? Kung ganoon, aalis na ako at umpisa na ng klase namin. Wala akong oras para makipag-away sa'yo. And you know what? We're not getting younger anymore. At hindi na ako si Kayla na nilalait-lait mo. Iyong-iyo na si Clarence dahil hindi ko siya gusto. Matapang niyang wika dito, sabay marcha paalis doon. Wala siyang pakialam kahit anong sabihin sa kanya ng mga estudyante. At hindi na rin nila tinawag si Clarence. Bahala ito kung gusto pa niyang makipaglandian sa dalaga. Ngunit may pahabol sa kanya si Nikki. Hindi pa tayo tapos, Kayla. I warn you. Pagbabanta nito. And who are you to threaten her? Agaw na sambit ni Clarence. Ako ang makakalaban mo pag may ginawa kang masama kay Kayla. Sinasabi ko lang ang totoo sa kanya, Clarence. And I'm also telling you the truth, Nikki, that I will not allow you to insult Kayla in front of me and in front of the students here. Don't try me. Anito at naglakad na rin paalis doon. Naikuyom tuloy ng babae ang mga kamay nito sa uling sinabi ng binata. Hindi alam ni Kayla kung saan niya ibabaling ang atensyon. Kanina pa nagsasalita sa harap ang kanilang guro sa science, ngunit wala ni isa na intindihan niya. Sinukos siya ni Pamela saka ito bumulong sa kanya. Ano bang problema mo, girl? Kanina ka pa hindi mapakali. Hindi ka naman ganyan dati, kahit may problema ka pa noon. Takang wika nito, ngunit hindi nagsalita ang kaibigan niya. May problema ba sa bahay niyo? Baka matulungan kita. Nag-aalala nitong sabi. Lumingon si Kayla kay Pamela. Magsasalita na sana siya nang tawagan siya ng kanilang guro. Miss Ramirez? Yes, ma'am. Sagot niya. You look pale. Are you okay? Yes, ma'am. I'm okay po. Kanina ko pa kasi napapansin na hindi ka nagpipay ng attention sa subject ko dahil namumutla ka. Pag-aalala nito sa kanya. Okay lang po talaga ako, miss. Salamat po sa pag-aalala. Kinakaya mo pa bang pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral, Miss Ramirez? Pag-aalala nitong tanong. Ngunit tumangu lang siya sabay ngiti dito. Kung ganoon, I have a question for you. Stand up. Wika pa nito kaya naman tumayo siya para sagutin ang tanong. My question is, how is science and technology connected to society? The essence of how science and technology contributes to society is the creation of new knowledge and then utilization of that knowledge to boost the prosperity of human lives and to solve the various issues facing society. Tuloy-tuloy nitong sagot kaya pumalakpak si Pamela sa kanyang tabi. Very good, Miss Ramirez. So, kahit mukhang hindi okay si Miss Ramirez, nasagot pa rin niya ng tamang aking tanong. I hope na ganyan din kayo pag tatanungin kayong lahat. Always prepare sa mga tanong. Okay, pwede ka nang maupo. Anito kaya umupo na siya. Ang galing talaga ng frenny ko. Bulong ni Pamela sa kanya. Minitian lang niya ito bilang tugon sa sinabi niya. Mag-uusap tayo mamaya ha. Alam ko may problema ka. Okay class, that's for today. Get your book and you will have your assignments. From page 95 to 98, answer all the questions there and send it to me via email. Pagpapaliwanag nito, natulala naman si Kayla sa narinig. Kung magre-rent pa siya ng computer para makapag-send ng assignments nila, hindi siya makapagtatrabaho ngayon. Bumuntong hininga siya. Nakibagay ata kay Clarence ang panahon dahil hindi niya maibalik ang cellphone. Lulunukin muna niya ang pride niya ngayon. Pagkatapos ng klase, kinausap ni Pamela ang kaibigan. Hindi naman alam ni Kayla kung sasabihin niya lahat dito ngunit ayaw naman niyang maglihim kay Pamela. May itatanong ako sa iyo, girl. Totoo ba ang usap-usapan na nakipag-date ka daw agad kay Clarence Pogi? Tanong nito. Tumingin siya sa kaibigan. Oo, pero hindi naman talaga date iyon. Nagpumilit lang si Clarence na ihatid ako at nagpunta kayo sa restaurant?
Singit nitong sabi. Paano mo alam? Nakita ko kayo ng gabi ngayon. Ayaw kitang kumprontahin pero alam ko ang totoo. Dinagdagan nga lang ni Nikki ang kwento dahil nakita din niya kayo noong gabing iyon. At saka kilala kita, hindi ka naman sumasama ng walang dahilan. Salamat, Pamela. Hindi na ako nagmatigas kasi gabi na din. Kala ko'y nagbibiro lang siya na susunduin niya ako pero hindi pala. Hindi naman yan ang gusto kong malaman. Gusto kong malaman kung may problema ka ba. Kanina ko pa napapansin na parang wala ka sa sarili mo. Wika niya sa nag-aalalang boses. Kinuha ni Kyla ang nakakahong cellphone at ipinakita iyon sa kanya. Nalaki naman ang mga mata ni Pamela sa nakita. Sino nagbigay niyan sa'yo? Wika niya sabay kuha sa nakakahon pang cellphone. Si Clarence. Dire-diretso niyang sagot. Hindi naman makapaniwala ang kaibigan niya. Si Clarence ang nagbigay sa'yo nito? Pero mahal nito. Anitong ibinalik sa kanyang cellphone. Kaya nga ibabalik ko sa kanya. Kaso naman, may assignments tayo na kailangan isend kay ma'am. Oh, anong balak mo ngayon? Hindi ko muna ibabalik. Kung ibabalik ko sa kanya, anong gagamitin ko? Hindi rin ako makapagtatrabaho. Pero nasabi ko sa kanya na ibabalik ko ito sa kanya. Dibawiin mo. I-on natin para makagawa ka na ng account mo sa Facebook at Messenger. Akin na, gagawan kita. May load ba ito? Tuloy-tuloy nitong sambit. Meron? Niloada ni Clarence. Nahihiya niyang sagot dito. Nax, sabi ko na nga ba eh. Gusto ka ni Clarence. Huwag ka nang mahiya. Bigay niya iyan sa'yo at hindi mo hiningi. Sabi niya sa dalaga para lumakas ang loob nito. Ginawan siya ni Pamela ng Facebook account at pasekreto nitong inad si Clarence. Agad din iyong inaccept ng binata at nag-invite ito para makapag-video call sila. Girl, tumatawag si Clarence mo? Daling sambit ni Pamela. Video call daw kayo? Ha? Bakit? Inad mo siya? Nagtatakang tanong niya dito. Oo, sorry ah. Sagot nitong nag-peace sa kanya. Ikaw talaga, Pamela? Ayoko siyang kausapin. Ayaw mo? E tinanggap mo na itong cellphone. Sige na, baka may importanteng sasabihin iyon. Wala siyang nagawa kundi kinuha iyon at gwapong mukha ni Clarence ang tumambad doon. Hindi ka na ba galit sa akin? Agad nitong tanong sa kanya. Hindi niya alam kung anong isasagot niya kaya sinikon niya si Pamela. Sabihin mo hindi na. Pabulong namang sagot ng kaibigan niya. Pero hindi niya ito sinunod. Sige na girl, para hindi na siya mag-isip. Pero, ewan ko sa'yo. Padenay-denay ka pa eh. Kinikilig ka naman sa kanya. Sa sinabi nito, inirapan siya ni Kyla. Natawa naman si Pamela sa itsura niya. Please Kyla, kusapin mo na ako. I'll wait for you later. Doon sa dati niyong tambayan. Pakiusap nito. Ngunit pinatay ni Kyla ang cellphone. Nagkakamot naman sa ulo si Pamela na tumingin sa kanya. Sarap mo sa bunutan. Halika na nga't lunch break na. Itago mo niyang cellphone. Baka mag-selfie pa ako dito. Pabirong sabi nito sabay tayo. Saka hinila siya papalabas ng room. Girl, nakikita mo ba kung sinong nakikita ko? Sabi ni Pamela na inginuso si Clarence na nakaupo sa kanilang tambayan. Sibat na ako ha. Alam kong gusto kang kausapin ni Clarence, Pogi. Sige na, alis na ako. Babayu! Wika nito saka tumakbo ito palayo sa kanya. Hoy, Pamela! Pasigaw niyang tawag sa kaibigan. Magkita na lang tayo bukas. Chat tayo maya ha. Anito na nag-sign pa sa daliri ng flying kiss, saka sumakay na ito sa kanyang sundo. Naiiwan na naman na kinakabahan si Kyla. Malayo pa lang, tanaw niya ng binata at nakatingin ito sa kanya. Pakiramdam niya ay nastatwa siya sa kanyang kinatatayuan, kaya hindi na rin nagpatumpik-tumpik pang lumapit sa kanya ang lalaki. Hi. Hindi ka na ba galit sa akin? Nagkanda utal-utal nitong tanong sa kanya. Tumikim siya para maibsan ang nararamdamang kaba.